itong Jom's Farm Life Channel. Ang pagpapagawa ko ng kubo dito sa bukid namin ay isa sa mga unang hakbang na ginawa ko sa pagtupad ng aking plano na gawing integrated farm at mag-alaga ng iba't ibang mga hayop dito sa bukid namin. Sa vlog na ito, pag-usapan natin yung update sa kubo na ito. Ano nga ba yung mga improvements na ginawa ko at ano nga ba yung mga dinagdag ko pa sa paligid nito? At syempre, sasamahan ko din to ng ilang mga farming tips. Ang una kong idinagdag sa kubong ito ay ang kulambo. Naglagay ako nito para pwede kong buksan yung bintana para makapasok yung malamig na hangin nang hindi ako nag-aalala sa kagat ng lamok. Uso pa naman daw yung dengue, kaya malaking bagay talaga ang kulambo sa panahon ngayon. Kulay white sana ang kulambo yung bibilin ko kaso wala silang available, kaya blue na lang yung nabili ko. Ang pangalawa kong idinagdag sa kubong ito ay itong DIY drum with faucet. Sa pamamagitan nito ay makakatipid ako ng malaki sa bayarin sa tubig. Dahil kasi dito, may ipon ko yung ulan na pumapatak sa bubong ng kubo. Para mabuo ang DIY drum na iyan, gumamit lang ako ng mga scrap na bakal para mabuo ang frame nito. Pagkatapos ko mabuo ang design ng frame para sa drum, tumawag lang ako ng welder para magpa-welding. Pagkatapos magawa ang frame, dinala agad dito sa bukid para masubukan at bigla naman talagang umulan. Pagkatapos ng matagal na pag-uulan, pwede nang masubukan itong DIY drum na ito. Para naman mailagay itong gripo na ito sa drum, pinagbaga lamang namin ito para may pangbutas at may pasok sa drum. Nilagyan ko nga pala ito ng potus plant sa ilalim para paglaki nito ay umakyat dun sa frame ng drum. Nilagyan ko ng lambat itong paligid ng kubo para makaiwas na din dun sa iba't ibang hayop na pwedeng pumasok dito. Dahil din dito sa net, pwede ako magtanim ng iba't ibang halaman dito sa tabi ng kubo. Marami kasing kapitbahay na nag-aalaga ng mga kambing. Kung maaalala nyo dun sa nakaraan kong vlog, nagpalagari ako ng 4 na puno ng mahogany upang gawing materyales sa pagbuo nitong kubo na ito. Bilang kapalit dun sa ipinaputol kong punong iyon, magtatanim ako ng mas maraming punong kahoy at fruit-bearing trees dito sa bukid namin. Dahil tag-ulan na, nag-request ako ng mga fruit-bearing trees at punong kahoy dito sa munisipyo namin. So nabigyan ako ng mga seedlings ng kalamansi, guyabano, rambutan, mangga, nara, at mulavi tree. Para sa akin, kung papasukin man natin ang farming, dapat hindi yung kikitaing pera lang ang nasa isip natin. Dapat iniisip din natin kung paano tayo makakatulong sa iba at lalo-lalo na sa kalikasan. Siguro dati hindi pa natin nararamdaman yung pagpapabaya natin sa kalikasan. Pero ngayon, sobrang init na at mas malalakas na mga bagyo ang dumadating sa atin. Maaaring epekto na ito ng global warming at climate change. Pero naniniwala ako na kaya pa natin itong baguhin at gawa ng paraan. Sabi nga yung pagbabago nagsisimula talaga sa ating sarili. Itong pagtatanim ko na ito ay isang maliit na bagay lamang. Pero kung sama-sama tayong hindi magsusunog ng basura at maghihiwalay ng plastic sa nabubulok, ay napakalaking bagay nito sa ating mundo. So, nandito na sa bukid itong mga seedlings ng nara, mulave, mangga, rambutan, kalamansi, at guyabano. Ang kailangan ko na lang gawin ay itanim ang mga ito. Unahin ko nang itanim itong rambutan. Dito ko sa parting ito itatanim para sa dagdag lilim at hangin sa panahon ng tag-init.
Hahaluan ko pa ito ng vermicast na may halong rice hull para masiguradong paglaki ng puno. Sumukat lamang ako ng 3 dipa para dun sa susunod na puno na itatanim. Hindi pa ako tapos sa pagtatanim pero bigla namang umulan kaya napatigil ako. Pero malaking bagay dun sa mga kakatanim ko palang narambutan. Pagkatila ng ulan, sinimulan ko nang itanim yung mga nara. Pinili ko nga palang itanim yung mga nara dun sa malapit sa mohon o boundary ng lupa. Hindi kasi ito masyadong magandang itanim sa gitna ng lupa kasi pag ito'y lumaki, maaari niyang maliluman kung pwede pa nating mga itanim. Nakapagtanim ako ng 9 na seedlings ng nara, 4 na mulabe, 9 na kalamansi, 9 na guyabano, 4 na rambutan, at 4 na mangga. Kagaya na nabanggit ko kanina, madami kaming kapitbahay na nag-aalaga ng kambing. Kaya tinusukan ko ng patpat yung paligid ng mga tanim. Mas malayo yung tanim ko ng mga mangga kaysa sa rambutan kasi mas lumalaki yung puno nito. Sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito at ilike ang video kung nagustuhan mo. Marami pa akong farming experiences and ideas na i-share sa inyo. At sana samahan nyo ako sa journey ko as a farmer. Samahan nyo ako sa pagtupad sa plano ko na gawing integrated farm itong bukid na meron kami. Sabay-sabay tayo mag-alaga ng iba't ibang hayop katulad ng baka, kambing, baboy, manok at marami pang iba.